Magandang araw, mga kaibigan. Ang kwentong ito ay tanging katangisip lamang. Si Carla at Limuel ay 3 years nang mag-live-in partner. Hindi pa sila nagpakasal sapagkat nais ni Carla na saka na sila magpakasal ni Limuel pag magkakaroon na sila ng anak. Sumang-ayon naman na si Limuel sa kung ano ang desisyon at gusto ni Carla dahil sa sobrang pagmamahal niya rito. Si Carla ay isang modelo ng kumpanya ng mga magagarang na sasakyan at si Limuel naman ay isang doktor. Carla, honey, anong oras ka uuwi? Pinaghahanda kita dito ka na kumain ha. Niloto ko ang paborito mong lechon paksiw. Malambing na saad ni Limuel kay Carla sa telepono. Pagkatapos namin dito han, uwi ako agad. Siguro, alas 7 idarating na ako dyan. Sagot ni Carla. Nakauwi na ng mga alas 7 ng gabi si Carla. Pagpasok niya sa bahay ay agad siyang sinalubong ni Limuel at hinalikan siya sa noo. Napakabango naman ang honey ko. Halika na han, alam kong gutom ka na, saad ni Limuel. Sabay silang kumain na dalawa. Pagkatapos nilang kumain, ay agad silang nagtungo sa kwarto. Ginawa nila ang gawain ng mag-asawa. Pagkatapos ay tumayo si Limuel at kinuha niya sa drawer ng aparador nila ang isang singsing. Carla han, bata pa lang tayo, ikaw na ang pinapangarap ko. Ikaw ang gusto ko makasama sa buong buhay ko, han. Alam ko na ayaw mo pang magpakasal sa akin hanggat wala pa tayong anak. Pero han, baka mas biyayaan tayo ng Panginoon ng anak pagkasal na tayo. Please han, pumayag ka na. Pakasalan mo na ako. Naiyak na sabi ni Limuel kay Carla. Han, pinag-usapan na natin to, diba? Mahal kita, han. Pero, natahimik si Carla dahil bigla siyang niyakap ni Limuel. Han, please, magpakasal na tayo. Nagmamahala naman na tayong dalawa, diba? Pagmamakaawang wika ni Limuel. Gusto nang magpakasal ni Limuel kay Carla dahil gusto niyang may basbas na ang pagsasama nila. Gagawin naman na niya lahat upang mabigyan ng anak si Carla. Wala nang nagawa si Carla, pumayag na siya sa alok ni Limuel sa kanya. Nagpakasal na sila agad. Pagkatapos ng kasal nila, ay gusto ni Limuel na hindi na magtrabaho si Carla para makapag-relax na ito at upang madali na silang makabuo. Ngunit hindi naman pumayag si Carla. Tuloy pa rin ang pagmumodelo niya. Kaya hindi na nagpupumilit pa si Limuel. Hinayaan na lang niya ang asawa. Nakalipas ang ilang taon nilang kasal ay hindi pa rin sila binayayaan ng anak. Nakapagpa-check up naman na sila. Wala naman ang problema sa kanilang dalawa. Sadyang hindi pa talaga sila makabuo. Isang gabi ay hindi nakauwi si Carla galing trabaho dahil may nagpapa-birthday party ng isa sa mga kasamahan niya sa trabaho. Sobrang nalasing na itong si Carla. Nilapitan siya ni Paolo. Itong si Paolo ay isang tagapagbenta ng sasakyan sa kumpanya nila. May itsura at may magandang katawan. Carla, lasing ka na ah. Pati mga kasamahan natin oh, lasing na rin. Gusto mo ihatid kita sa bahay mo? Saad ni Paolo. Napayakap na lang agad si Carla kay Paolo dahil sa sobrang kalasingan nito. Hindi na ito nakasagot pa sa kanya. Inalalayan na lang siya ni Paolo papuntang sasakyan. Nag-aakbayan ang dalawa. Imbis na ihatid ni Paolo si Carla sa bahay nila, ay sa isang hotel niya ito dinala. Nakatulog na kasi si Carla, hindi naman na niya alam kung saan ito ihatid. Pagkarating nila sa hotel, ay nilapag niya si Carla sa kama. Ngunit, bigla na lang siyang niyakap ni Carla at hinalikan. Hindi naman na siya nakapagpigil. Gumanti rin siya hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa kanilang hindi inaasahan. Kinabukasan, pagkagising ni Carla, ay laking gulat niya dahil si Paolo ang katabi niya. Agad siyang nagbihis at umuwi.
Pagkarating niya sa bahay ay nadatnan niya si Lemuel na nakatulog sa sala kakahintay sa kanya. Ginising niya ito. Han, sorry. Ngayon lang ako nakauwi. Nakatulog ako sa bahay nila Chiska. Hindi na niya ako pinauwi kasi malalim ng gabi. Napasarap kasi ang chikahan namin sa birthday party niya. Pagsisinungaling niya sa asawa. Pinaniniwalaan naman na siya ni Lemuel. Han, sorry rin. Nalubat kasi ako kagabi. Hindi kasi ako nakapag-charge. May emergency kasi akong inuopirahang pasyente. Late na rin ako nakauwi kagabi. Nabasa ko message mo. Pagdating ko dito sa bahay, hindi ko napansin nakatulog ako agad. Sagot ni Lemuel kay Carla. Nagyakapan silang dalawa. Sobrang nagigilty si Carla sa pagsisinungaling niya sa asawa. Wala na kasi siyang ibang maisip. Hindi naman na niya pwedeng sabihin kay Lemuel na kasama niya buong gabi ay isang lalaki. Bumalik na sa trabaho si Carla. Nilapitan siya agad ni Paolo. Carla, tungkol kagabi, sorry. Hindi ko sinasadyang may mangyari sa atin. Hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko. Gusto ko ang nangyari sa ating dalawa. Pabulong na sabi ni Paolo kay Carla. Gulat na gulat si Carla. Kaya pala, pagkagising ko wala na akong suot. Hayop ka, sinamantala mo ang kalasingan ko. Umiiyak si Carla habang nagbubulungan silang dalawa tungkol sa nangyari sa kanila. Wala nang magawa si Carla dahil tapos na. Iniwasan na lang niya si Paolo. Nakalipas ang isang buwan ay hindi na dinatnan ng dalaw si Carla o hindi na siya niriregla. Kinakabahan na si Carla. Bumili na siya agad ng pregnancy test at nagtungo sa CR. Imbis na matuwa siya sa resulta ng kanyang pregnancy test ay umiiyak na lamang siya. Positive ito, nagdadalang tao si Carla. Umiyak siya dahil sa hindi niya alam kung sino ang ama ng magiging anak niya. Ngunit gayon pa man ay sinabi pa rin niya kay Lemuel na nagdadalang tao siya. Si Lemuel ay masayang masaya sa binabalita ni Carla sa kanya. Talagahan? Sobrang saya ko, Han. Sa wakas ay magkakaanak na rin tayo. Masayang wika ni Lemuel. Niyakap ni Lemuel si Carla. Pinapangako ni Lemuel kay Carla na magiging isang mabuting ama at asawa siya nito. At napaluha na lang si Carla. Niyakap na lang niya si Lemuel ng mahigpit. Lemuel, paano ko ba sasabihin sa iyo ang totoo? Ayoko na masira ang pagsasama nating dalawa. Mahal na mahal kita, Han. Pabulong ni Carla sa kanyang sarili. Hindi na nagtatrabaho si Carla simula nung nalaman niyang nagdadalang tao na siya. Wala na rin na silang komunikasyon sa isa't isa ni Paolo. 3 buwan na siyang buntis. Alagang-alaga siya ng asawang si Lemuel. Habang nasa sala sila, ay hindi na mapigilan ni Carla ang sarili. Inamin na niya kay Lemuel ang nangyayari sa kanila ni Paolo. Nagtaka siya sa naging reaksyon ni Lemuel. Hindi ito nagalit o sinaktan man lang siya. Bagkus ay niyakap siya nito. Alam ko, Han. Nakita ko kayong dalawa ni Paolo. Susundin sana kita ng gabing nung nasa party ka. Nabasa ko mensahe mo sa text. Ngunit nakita ko kayong dalawa ni Paolong nag-aakbayan. Papasok ng sasakyan niya sa labas ng bahay nila Chiska. Nasa likuran niyo lang ako. Lalapitan ko sana kayo, Han. Sobra akong nasaktan sa nakita ko. Pero pilit kong pinigilan ang sarili ko. Ramdam ko ang pagyakap mo kay Paolo. Inisip ko na masaya ka na kasama siya. Kaya hinayaan na lang kita. Ganon kita kamahal, Carl. Kinabukasan nun ay nagtulog-tulugan lang ako. Alam ko kasi na uuwi ka rin sa akin. Yun lang ang iniisip ko. Ang makasama pa rin tayo. Umiyak na wika ni Lemuel. Han, mali ang nakikita at iniisip mo sa panahong yun. Lasing na lasing ako, Han. Nangyari na lang ang mga nangyayari nang hindi namin inaasahan. Humagulbol na iyak habang nagpapaliwanag si Carla. Galit na galit si Lemuel sa kanyang sarili.
Kung hindi lang sana siya naging tanga sa gabing yun, hindi sana mangyayari kay Carla ang mga pangyayaring yun na hindi makakalimutan ni Carla sa tanang buhay niya. Ganun pa man ay nagkakapatawaran ang dalawa na nanaig pa rin ang pagmamahalan nilang dalawa. Pina-DNA test nila ang bata pagkalabas nito. Dahil kung si Paolo man ang magiging ama nito, ay hindi nila ito idadamot kay Paolo. Pagkalabas ng resulta ng DNA test, ay nakita at nabasa nila na 99% match ito kay Limuel.